Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joeme, isang physiotherapist dito sa barangay. Ngayong araw po, ako po'y magbibigay ng tips kung paano maiwasan ang pananakit ng ating kalamnan hormones. Kadalasan po ay hindi po agad natin nararamdaman ang sakit pag tayo po nagkinagawa. Madalas, ang una natin nararamdaman ay pangangalay. Kapag may ginagawa tayong mabibigat na gawain, lalo na po sa bahay, at hindi po tayo nagpapahinga kahit saglit. At pag tinuloy-tuloy po natin yung gawain natin, saka po tayo nakakaramdam ng sakit. At madalas din, saka po natin nararamdaman ng sakit pag tayo po ay nagpapahinga. So, ang unang tip na ibabahagi ko sa inyo ay ang pagbibigat sa araw. Ano po ba ang meron sa araw? Ang araw po ay nagtataglay ng vitamin D. Ang ating mga kalamnan at mga buto ay nangangailangan ng vitamin D upang lumakas ang mga ito. Mainam na magbilad sa araw sa mga oras na pasikat pa lang yung araw, siguro mga bandang alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At pwede nyo na rin pong sabayan yung pagbibilad nyo ng araw sa paglalakad o pag-e-ehersisyo. At mainam na magsuot kayo ng sapat na kasuotan kung saan ay makakakuha kayo ng sapat na vitamin D. At dung sa mga girls na pag magbibilad tayo, huwag naman po tayo maglagay ng mga sunscreen sa ating mga skin kasi parang wala rin pong epekto yun. Okay lang siguro sa face natin, sa neck, tapos magsuot tayo ng burka yun, para maprotektahan yung at least yung face mo. Okay? Ang pangalawang tip ay ang tamang paghinga. Okay, ang mga muscle po natin, kailangan po ng sapat na oxygen. At sa ganun po, sila po ay makapag-function ng maayos. Okay? So anyway, gagawa ho ako ng separate video kung paano po yung breathing exercise na pinapractice ko po. Okay? So, advice ko po, please, huwag po kalimutang mag-subscribe para nang sa ganun ay hindi po makalita at makalimutin. Okay? At pwede rin pong habang kayo ay nag-tipid sa araw, sabayan nyo na rin po ng tamang pag-tipid. Okay? So, ang tip number 3 po natin ay ang pag-inom ng sapat ng dami ng tubig. Kapag po tayo ay dehydrated, ang ating mga kalamnan or muscle po ay manuluyo. So, hindi po ito makapaggalaw ng epektibo. At ang tubig po ay importante po sa ating katawan at muscle kasi nakakatulong din po ito para i-wash away yung mga toxins sa ating katawan. At saka sa muscle, lalo na po yung mga lactic acids na, which are the byproducts of our muscle contractions. So, pag na-wash away yung mga pain irritants na po yun, then hindi po tayo makakaramdam ng sakit sa ating mga muscles. Ayan, ang ating tip number 4 naman ay ang pag-e-ehersisyo. Alam ko madami sa inyo nagsasabi na wala kayong oras para mag-exercise, pero kailangan na kailangan po natin mag-exercise, lalo na po yung tinatawag natin core strengthening or conditioning. Ano po ba yung core na tinatawag nila? Yung core po, ito po yung sentrong parte ng ating katawan. Okay? Yung galing dito sa ating sikmura hanggang pababa sa ating balakang. Okay? So, bakit po silang importante na i-exercise natin? Kailangan po silang stable at strong kasi ang ating mga limbs, ang ating braso, ang ating mga binte ay connected po sa ating tinatawag na core or central part ng ating body. Okay? So anyway, gagawin ako ng video para sa core strengthening or conditioning exercises. Mga simple lang naman, kaya hindi nyo na kailangan pumunta ng gym, okay, para mag-exercise. Okay? Okay, ang ating panglimang tip ay ang pag-una or tinatawag natin stretching. Bakit kailangan nating mag-inat-inat or mag-stretch? Dahil ito ay pinapanatili ang flexibility or lambot ng ating kalamnan or ng ating muscle. Pag flexible tayo or malambot yung muscle natin, yung pagdaloy ng dugo is maganda. Okay? At nakakagalaw ng maayos ang ating mga muscles. And also, pag maganda yung daloy ng dugo, same thing din, yung mga toxins sa katawan natin, tapos yung
nawawash away, nasasama sa blood circulation. Tapos yung oxygen supply papunta sa muscle natin, kasi yung oxygen natin is dala ng sumasama yung sa tubo natin, eh, sa sila doon. So nakakapunta sa muscles natin ng maayos. Okay. So kaya napaka-importante po ang mag-unat or mag-stretch. So kailan kayo dapat mag-stretch? Kailangan during, not during. Before, during, and after. Before, in a sense, na sa umaga, pagkagising ninyo, mag-unat-unat muna tayo sa bed. Okay, konting stretch lang, 3 to 5 minutes, okay lang yan. Tapos during, pag habang may ginagawa kayo, tapos kung feeling nyo, nangangalay na yung mga muscles nyo, pause muna, sandali, stretch yun ng konti, tapos agad, again, you can continue. Okay, and then, that's during. After naman is pag bago kayo matutulog. So kung ano yung stretching na ginagawa nyo sa umaga, same thing, pwede nyo rin gawin yung stretching na yun sa gabi bago kayo. Okay? So, again, gagawa na naman ako ng another video. Simple stretching exercise na pwede nyo gawin sa umaga. Pwede rin during, okay? Tignan natin kung may mga some exercises akong naisip na pwede natin gawan ng stretching. Let's say, sa bahay, mga gawain bahay pag nataramdam pa yung pangalan. And after. After, same exercise ng before. Okay, sa umaga. Okay, guys. Ang huling tip na i-share ko sa inyo ay ang massage. Okay? So, kailangan po nating mag-massage sa gabi bago matulog. It's just a self-massage na ito. Pero mas maganda kung may mga hot cool. May hot covers po sa bahay or mag-take kayo ng hot shower bago kayo humiga. Okay? So, mas mainam po yun bago kayong mag-massage, self-massage. Ano ba nakukuha natin sa massage? Ang massage din po is nagpaparelax sa ating muscle. Nag-i-increase ng blood circulation. So, pag ma-increase yung blood circulation, yung mga pain irritants or toxins sa ating mga muscles ay nawawash. So, yun po yung kagandahan ng massage. Okay? Maganda kung may someone na magmamassage sa inyo. Ito ba? Okay. Anyway, pag ginawa niyo po ito, for sure, I assure you na magiging maganda at maayos po. Okay, so that's it, guys. Yan yung mga tips na alam ko ay makakatulong sa inyo. Kasi yung mga tips na yan po ay ginagawa ko po sa sarili ko. Kaya sigurado po ako sa inyo na pag sinunod niyo po yung mga tips ko, talagang maiiwasan niyo po yung pananakit or ma-prevent po natin yung pain sa muscle natin. So sana may natutunan kayo sa shinare ko sa inyo sa araw na ito. And maraming salamat sa inyong time. At sana po ay abangan nyo ang iba pang mga videos na gagawin ko. Okay? Thank you! Paalam!